lalaban na si Vice President Leni Robredo sa karera po o sa kampanya o sa eleksyon sa pagkapresidente. Yan po ay para sa eleksyon 2022. Pangako pa ni Robredo, ibubuhos niya ang kanyang lakas sa kanyang laban. Ang tanong, sino naman kaya ang magiging katambal ni Robredo? Nakatutok si Salima Refran. Sa harap ng mga kaanak at ilang taga-suporta, inanunsyo ni Vice President Leni Robredo ang pagtakbo sa pagkapangulo para sa eleksyon 2022. Sasabak tayo sa mas malaking laban. Panata ko ngayon, ibubuhos ko ng buong buo ang aking lakas. Hindi lang hanggang sa halalan, kundi hanggang sa mga natitirang araw ko. Para ipaglaban ang Pilipinas ng ating mga pangarap, lalaban ako. Lalaban tayo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. Hindi raw naging madali ang desisyong ito ni Robredo. Matatanda ang nag-initiate pa siya ng unity talks kina Senador Manny Pacquiao, Senador Ping Lacson at Manila Mayor Isko Moreno. Binalak rin daw niyang bumalik na lamang sa Camarines Sur. Pero mas malakas daw ang tawag sa kanya para mamuno ng pagbabago. Hindi rin daw pwedeng hayaang magpatuloy ang kasalukuyang pamamahala o palitan lamang ng kahalintulad pa nito. Nakipagkita naman agad si dating Senador Antonio Trillanes IV kay Robredo. Si Trillanes ang lumabas sa top choice ng koalisyon na isang bayan para vice-presidente. Pero tatakbo muli sa pagkasenador si Trillanes sa ilalim ng ticket ni Robredo. Ang alam ko na balita na ngayon na si Senator Kiko ang kanyang VP. Ayon din kay dating Ifugao Representative Teddy Bagilat na isang opisyal ng Liberal Party, si Pangilinan na ang magiging running mate ni Robredo. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Pangilinan tungkol dito. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Robredo kung sino ang magiging vice-presidente niya. Sanima Refra, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.